Nakatira ako sa poder ng aking tiyahin. Noong ako'y 10 taong gulang na, ay pinagtapat sa akin ng aking tiyahin si Tita Bel na matagal na raw pumanaw ang aking mga magulang. Kinain daw ng malaking alon ang sinasakyan nilang barko patungong Davao. Uuwi raw sila noon sa aking mga lolo at lola. Base sa sinasabi ng Tita Bel, isang magaling na doktor daw ang aking ama, habang ang aking ina naman ay katulong sa bahay ng aking ama hanggang sa sila'y naging mag-asawa. Special? Ikaw ang mga aswang. Aswang-aswang ko mukha kami. Tapos na.
talaga? Kung saan sa kasi nagpupunta, kung ano pa pinaggagawa mo? Ano? Gusto mo tako ko lahat ng libro mo? Yung mga horror mo na wala na makakwenta-kwenta? Sorry po, tita. May bigyan lang po ako sa kanto. Ay, naku, ma. Maupo ka na. Tama na yan. Nakakaya lang sa kapitbahay. Boses mo na naman ang soundtrack nila. Ay, Claire, ipagtimpla mo ako ng kape. Ah, excited na ako umuwi na probinsya. Saan nga po ulit yun? Ikaw, Chona, excited ka na rin ba umuwi na probinsya? Oo na. Felis na rin ako dito. Saan eskwelan kaya ako mag-aaral? Marami kaya akong magiging kaibigan doon. Di ba, ma'am, pwede ba? Tumigil na kayong dalawa? Pwede ba yon? Kung hindi lang naman talaga nagka-problema sa bahay na to, hindi naman talaga tayo aalis eh. Tita, bakit po ba tayo bilikot ng probinsya? Tsaka, doon po ba tumira sila mama at papa? Saka pa? Di ba sabi ko, tumigil na kayo? Kumain na lang kayo dyan! Ang hinihingan nyo, ang init-init na nga, dumadagdag pa kayo sa init ang ulo ko! Ganda naman po dito, Manang. Ay, oo, sir. Maayod din rin paggabi. Lalo na yung mga kulit-lit lang mabatian mo. Karamang, sir. Pasok ako sa balay. Feel at home lang ka mo. Grabe, ang init naman dito. Ang arte mo naman, Chona. Malamang ako din siya, Chona. Ay, pwede ba naman dito? Nag-away pa din kayo. Iwan ko na kayo, ma'am, sir. Damo pa ko, ilagay sa bag. Sa dalong. Dala nang ginawa mo! Sige, bilisan mo na at maliligo din ako. Okay. Sandali. Pati mo din pala'y pinakuloan kung malinit at tubig doon. Thank you.
Uy, Claire! May assignment ka na sa PDPD director? Oo, meron na. Yun o! Pwede ba kami pumapas sa Claire? Oo nga, sige na! Alam mo naman ang top student ka dito. Ibahagihan mo na kami ngayon konti. Ang weird mo talaga! Napakadamot! Kala mo kung sino! Kaya wala akong friends eh! Grabe naman, parang hindi classmate. Akala mo kung sino? Kaya nga eh! Mga scores nyo? Okay class, quiet na. Ang babanggitin ko na lang score is yung nakakuha ng high score and the rest ipapamigay ko na lang. Okay ba yun sa inyo? Okay sir! For the second time, siya pa rin ang nanguna. Si Miss Riveras. She got a perfect score. Talaga. Ano ba yung ginagawa mo? Ano yung sinisulat mo? Ano pinag-uusapan niyo? Ah, si Claire kasi kanina. Bakit ako sa school? Takot na takot. Ang weird niya nga eh. Wala yung waiting game mo. Ano pang ginagawa niyo dyan? Gabi na! Pasensya na po. Nagawa po kasi ako ng assignment. Tigil mo muna yan at magluto ka na. Dadating na si Amy. Thank you.
Sa house na may bara. Sariyan ka pala. Metansyago! Halika, pumarito ka. Buenos dias, amigo. Totoo nga, isa ka ng ganap na binata. Ang iyong wangis ay ganun pa rin, pagkatapos ng ilang taong mong pananatili sa Europa. Ang laki na nga rin ang pinagbago ng bayan ng San Diego. Halos hindi ko na makilala. Alam ko na nga rin pala ang totoong nangyari sa aking ama. Ha? Kanino mo nalaman? Hindi na humahalaga. Basta't alam ko kung anumang kalapastangan ang ginawa nila sa kanya. At kung sino man ang gumawa nun, ay tsak na malalagot. Buenos dias, Tia Isabel. Buenos dias, hijo. Lalabas na si Maria Clara. Ikaw nga lamang ang pinakamagandang babae sa aking panimin. At ako'y nasisihan dahil ikaw ay aking mapakasalan. Osha, gusto ko man kitang makasama ng mahaba pang oras. Ngunit ako'y may gagawin pa. Hindi! Sandali! Nabukasan na yung last night na kinakailangan pa ako ng gusto. Pabuko mo, Iwan! Huwag ka maalis! Pumarito ka! Papiusap! Sandali! Huwag mo akong iiwan! Huwag! Maghahain lang po ako. Batang. Panahon ah, makapaggatang kalabasa ka. Ay... Manang!
pwede sa kalabasa mo. Naman. 21 yan. Mahal. Mahal. Sa loob na nga lang bibili. 30, 60. Ate, ate, ate! Bring yung pagkain! Nagugutom na kasi ako eh! Nyog pa, nyog! Wala ko mong nyog! Sakto lang yung binigyan ng tita ko eh! Lumot mo naman! Pagkain lang iniingi ko eh! Hoy! Ano ba yan? Ikaw yung kumuha ng saging ng isang linggo ah! Hindi ako yung kuya! Pansin! Tukol ako! Tukol ako! Ayos ka lang? Kailang! Bago ka ba dito? Ako naman sa'yo. Oo ah! Sumit ah! Niligtas ka lang ah sa Baliw Arena. Labo talaga na ito. See you next time! Thank you ah! Hi guys, my name is Rizical Dominador, but you can call me Riz for short. Dati akong criminology student, but nag-shift ako ng BSBA para naka-align yung course ko sa buhay ko ngayon. Bali, nagtitinda kami ng gulay sa palengke, and I'm planning to innovate my business, kaya ako nag-shift sa BSBA to gain more knowledge. Thank you, Mr. Dominador, you can sit over there. Okay, class, that's all for today. So, goodbye. Goodbye. Sama naman ako. Napakasya akong kakilala dito eh. Kaya pangalan mo, di ba? Tama. Salamat nga pala ka. Para saan? Doon sa palengke. Sa palengke. Ah! Naku, wala yun. Makulit talaga yung baliw na yun. Bakit ba yung nabaliw? Ewan ko rin eh. Pero, sabi ng mga taga sa atin, nakita daw nun yung krimen na nangyari sa lugar natin. Ha? Ano mga krimen yun? Ewan ko rin, pero minsan yung baliw na yun, sumisigaw yun ng lumayo ka sa akin, lumayo ka sa akin. Hindi naman ako. Wait, Claire.
Anong nangyari? Ayos ka lang? Clear! Anong nangyari? Uy! Saan pupunta? Kakain pa tayo! Ugutom na ako! Ang ganda sa mali po. Mamaya, mamalanggi ka na. Dadating na si John. Opo. Ang magkaroon ng karapatan ang bawat isa na magkaroon ng libreng edukasyon, mayaman man sila o mahirap, upang mas lalong umangat ang ating bansang Pilipinas. Maganda ang iyong adhikain, iho. Ngunit paano kung hindi sumang-ayon ang ating padre? Kinakailangan ho natin ang na... Ang padre! Oh! Bakit natigil ang inyong pag-uusap? Ha! Magaling, Ibarra! Magaling! Ang mga Indio na yan, pag natuto lang ng onte, aba, kung umasta, akala mo kung sino na. Katulad na lamang ng iba dyan, natuta. Nag-aral lang sa Europa. Pamadhin, Padre. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay hinangaan daw ng opisyalis ng ating gobyerno sa kanyang pagiging teatro. Ha? Nagpapatawa ka ba? Bakit? Makakarating ba sa langit ang mga nagbabanal-banalan? Napatakan lang ng konting dugo ng Espanyol at Trian, akala mo may dala ng pagbabago. Kagaya na lamang ng kanyang ama na namatay sa karsel. Totoo! Ang kanyang ama ay namatay sa karsel. Ipapatapon pa nga ang bangkay sa ilog. Kaya sigurado ako na ang isang yan ay nasa pinakailalim, abot sa impyerno. Gusto na! Itigil mo na ang paninirampuri sa aking ama. Subukan nyo kung gusto nyong madamay. Senyor, uminahon ka, senyor. Ang aking ama ay may respeto at may integridad sa lahat ng tao. Hindi ba't bukas ang aming pintuan para sa inyo? Kung kaya't
Natakwil-takwil ang inyong mga sinasambit. Pagod na pagod na ako sa pagtitimpi. Kaya bahala na ang may kapal. Senyor! Padre! Maria! Wad! Padre! Tama na, Kristo mo! Tama na! Padre! Padre! Isipin mong ating kinabukasan. Senyor, mag-uusap na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na! Senyor! Senyor, tama na! Maria! Senyor! 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 Tita, tsaka yung mga pinsan ko ngayon eh. Pwede tayo dito. Ano ang bahay niyo, no, Claire?
Buti hindi ka natatakot dito. Tapos, ikaw lang mag-isa. Sumasamahan kita. Parang ewan ka talaga. Dahil dito, dito ko na kita yung mga gamit eh. Tingnan lang. Wow! Ganda naman nito, Claire. Makaluma yung vibes. Bakit pala nakatago? Anyari yung pinagtataka ko eh. Ayaw ni Tita Bay na pumapasok kami dito sa may bodegang kwarto. Ito. Bakit may ganito dito? Tugo? Claire! Ano bang meron sa bahay na to? Claire! Ibarra! O ginawang Elias! Bakit di lahingan-lahingan ka? Maupo ka muna! Narito ako para balaan ka. Balaan? Magkakaroon ng pag-aaklas mamayang gabi. Kailangan mo lumigas dito at magpakalayo. Ngunit paano nangyari yun? Gayong wala naman akong ginagawang kasuklam-suklam para sa ating bayan o sa kahit na kanino man. Sunugin mo ang lahat ng gamit na maaaring makasira sa'yo. At pumunta ka sa lugar na malayo sa panganib sapagkat ayon sa aking nakalap, magkakaroon ng pag-aaklas sa nakatataas sa atin. At ang leader na tinutukoy nila sa samang ito ay ikaw, Senyor, upang ikay masawi. Pag-aalsa? Ngunit sino naman kaya ang totoong nasa likod dito? Pagkatapos nila itong sabihin sa akin, binili nila na ito ay aking ilihim. At pagtapos nun ay bininyag nila na ikaw daw ang nagpapatakbo dito. Diyos ko, saan ako paparoon? Kahit saan, basta wag dito. Dito kung saan ikaw ay makapangyarihan. Dahil mas lalo lang nilang pag-iisipan na ikaw talaga ang leader ng Kilusan. Paano kung isuplong ko ang pag-alsa? Isuplong? Iisipin nila na ginawa mo ito upang mabigyan ng parangal. Sa iyong palagay, ano ang nararapat kong gawin? Sunugin mo ang papeles na naglalaman ng iyong pagkakakilanlan. Nakikilala ba ng iyong mga magulang si Binong Ibarra Menda? Oo, dahil siya ang ama ng aming nuno. Ha? Ama ng nuno niyo si Don Pedro Ibarra Menda? Oo, dahil lubhang napakahaba ng aming apelyido. Ang Ibarra Menda ay pinaikli lamang kaya naging Ibarra. Ngunit, bakit po ba kayo nag-aabot kayo? Binong Elias, anong ibig sabihin na to? Hindi mo ba alam? Si Don Pedro ang nagtaksil sa aking nuno na nagsanhi sa aming kasawian. Tagal ko na siyang pinaghahanap at sa tingin ko, inihandog ko na sa akin na may kapal. Ayos ka lang? Claire! Anong nangyari sa'yo? Tara, kumuha muna tayong tukig. Ate Amy! Ate Amy! Sabi mo sa akin kung may nalalaman ka! Umalis ka! Mag-iingat ka kay Mama. Kung ano man ang nakita niya sa bodega, huwag niya lang ipaalam sa kanya.
Bakit ate? Ano ba talagang nangyayari? Si tita, yung babae, yung mga nakikita ko sa bodega, ano yun? Claire, makinig ka sa akin. Lahat ang nangyayaring ito ay dahil kay mama. Tandang-tanda ko pa nung high school ako. Nakita ko siyang may dalawang kasama. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero nakikita ko silang tatalong tatlo. Si Dita, ba may affair? Yung babae, siya si Rita Christine. Kasama niya si Pumili ang asawa niya. Nagka-affair si mama at si Tito ako. Papa ko? Oo, Claire. Ang hindi ko lang alam kung para namatay si Mili. Nakwento sa kanya, Dita Pinta. Sabi niya ba yung nangyari? Nasakyan ko ng balko. Yan ang sabi ni mama sa akin. Pero may kilala akong tao na nakakaalam ng mga pangyayari. Sino? Si Onyo, yung balon sa palengke. Nakita ko siya nung araw na matay sila, nabalisa. Pagkatapos nun, bigla lang nawala si Onyo kung inubol. Nung nakita ko siya ulit, tinanong ko siya noon kung anong sasabihin niya. Pero lumayo lang siya at walang sumunod. Masama talaga ang pakaramdam ko na may nangyari talaga. Kailangan kong makusap si Onyo. Doon ka sa loob ng palengke. Ako na bahala sa kalsada. Yeah.
paano yan? Alam mo na yung totoo. Hindi mo pa ba yung susunod sa pagkosin tita mo? Hindi ko talaga alam, miss. Nalilito na ako. Ba't niya ako na masunod ang bahay niyo? Oo. Ito talaga? Hindi ka mo may kagagawa na ito. Ito lang. Sa mga kapatid mo? Adrian? Amy? Tita mo ko eh. Tita? Saan ka galing? Sino yung kasama mo? Claire? Ang ayaw ko sa lahat? Yung pinapakailaman ako? Tita! Panayin ka! Sumama ka na sa amin.